Blessed Sunday, brothers and sisters. To begin with our celebration, let's arise and join in the dance. Today is Prison Awareness Sunday. The prisoners and all
Thank you.
a reading from the book of the prophet Jeremiah. Thus says the Lord, shout with joy for Jacob, exalt at the head of the nations, proclaim your praise and say, the Lord has delivered his people, the remnant of Israel. Behold, they shall return as an immense throng. They departed in tears, but I will console them and guide them. I will lead them to brooks of water on a level road, so that none shall stumble. For I am a father of Israel. Ephraim is my firstborn. The word of the Lord. Thanks be to God. No one takes this honor upon himself,
but only when called by God, just anyone was. In the same way, it was that Christ who glorified himself in becoming high priest, but rather the one who said to him, "You are my son. This day I have begotten you." Just as he says in another place, "You are a priest forever, according to the order of Melchizedek." The word of the Lord. Thanks be to God. Souls Day. Ito po ay mga sacred
Hindi po ito mga still days. The same letter, magkaiba lamang ang posisyon. Sacred, still. Kaya po ba ang iba natin na yung susunod na linggo ay mga batang na araw, hindi mga nakaraang na araw. So, ito yung bahagi ng may pinanagal ng simba. So, sa iba ng kultura, may tinatawag ko na trick or trick. Kung mayroon kang trick, kung wala kang trick, mag-trick ka. Kaya nagbibigay sila ng training. Kaya ang inyong sabihin. Kailangan ako minsan, ang pinakamadali mo sa gawin yung trick ay manakot. Sana po ay hindi mo bahagi ng ating kultura na yung malakot, hindi naman tayo kumuha ng trip na hindi nakatatakot. So, tayo po ay hindi mag-trip or trip, kundi tayo po ay true or false. May sasabihin ako, single, nasabihin mo sa akin true or false. Kapag false, just remain as you are. Kapag true, tumalas kayo ng kamay. Para masabi natin na true. Bahagi mo ito ng ating ibabayin. So, true or false, ama ng tulad na lalaki ay si Timaeus. May tumataas na kaunting alakang. So, ang tawag sa kanya ay Bartimaeus, ibig sabihin, ang tatay niya ay si Timaeus. Kasi yung pang, ibig sabihin ay son of Timaeus. Kung ang tatay ay Joseph, sa mga si Bartimaeus ay hindi pinanganak na tulad. Nataas naman. So siya ay tulad, pero hindi siya ay pinanganak na tulad. Ang mga kasama ni Jesus ay halo-halo. Ako din naman tumataas na kayo, no? So, halo-halo. May ikan tumayo ka. Narinig ni Jesus ang ating panalangin sa kanya na ingay. True false. Nasa kamay. Ang bulan na lalaki ay pumunta kay Jesus ng bahay. Wala na taas na kamay. Tama. Ang bulan kasi sa iba may pag-usapan ni Jesus, go and go your way. So, humayo ka. Si Jesus, nung sinabi niya ito doon sa matapos sa kapatid niya si Bartimaeus, ay maaaring isang interpretation ay go your way, umuwi na siya. Isang interpretation ay go your way. Sige, kung yung mga kapusan na pupunta, nagkataon na ang pinuntahan niya yung walang iba, hindi ang pagsunod kay Jesus. So ito yung ilan mo sa mga elemento na binigyan pa siya natin para po sa Ebanghelyo ngayon sa araw na ito. Ang pagpagaling ni Jesus sa lalaki ulat na tinawag na si Bartimaeus. May pagpupuntos ko tayo na
a seasonable problem. Mga maraming bilang ng mga tao. Pero kung sabi nyo ba ito ba mga kapatid o kasama ni Jesus ang kanyang panagal? Ayun sa lahat, ito ba yung mga kasama mismo ni Jesus? O ito ba yung nagkataon na sila'y nagkatapo-tapo? Kasi po, papunta sila sa Jerusalem. Bakit sila pumunta sa Jerusalem? Sila po ay nagmimiesta. Ano yung pesta na pinapunta? Yung tinatawag po namin yung Pasko of the Feast. Yung pagdiriwang nila ng muli ng unan. Yung pagsariwang nila ng muli ng unan. Yung muli ng unan sa lumang tibak. Yung muli ng unan nila sa Egypt. Yun ay pinagdiriwang nila sa Pasko of the Feast. Tayo ang pinagdiriwang namin ang muli ng unan. Bago sa Jesus ay pumatay. So, sila ay pumunta ngayon, pumunta sila sa Jerusalem. Usually, they come in groups kasi naglalakad lang sila. So, kasama yung mga alagad ni Jesus at ang mga pilgrims na makipagpiesta sa Jerusalem. Kasi ito yung mga bahagi ng Matthews ng mga Hudyo. Talagang yearly ginagawa sa pagdiriwang ng tinatawag natin Passover Feast. So, magkahalo-halo ang grupo na ito. Pati ko na po, in relation with Bartimaeus, kasi noong narinig ko niya yung Bartimaeus na si Jesus ay kasama ng mga tao ng paglalakad, ay anong ginawa ko ni Bartimaeus? Ay sumigaw siya, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Siguro po, marami na narinig si Bartimaeus tungkol kay Jesus. Ngayon nakita niya, kasama ng mga tao naglalakad patungong Jerusalem, sila po ay nasa Jericho pa, ay kanilang inamis na makuha ang atensyon ni Jesus. Kaya sinabi niya, Jesus, anak ni David. Sinabi niya po sa ito, anak ni David. Maaari siguro na isa sa mga napangyong mga kailangan na kinala niya si Jesus dahil mula sa kanyang ni David. Maaari na rinig niya ako sa mga tao na ang tawag kay Jesus ay anak ni David. Kung maaari po na siya ay naniniwala na ang pitong si Jesus na ito ang hinihintay ng Mesiyas. Kasi po yung salita anak ni David is a messianic title, isang titulo na ibinibigay sa hinihintay ng kapagligtas ng bayan ng Israel. So, kaya sumigaw siya ako, pinagalitan siya, tumigil ka, huwag kang maingay, huwag mo mamalayan sa Jesus. Kaya nalang po tuloy ko niya mga tagal, noong mga bata ay lumalapit sa kanya. Pinagbawalan nila yung mga bata. Ito, pinagbawalan nila na abalain mo sa Jesus. Pero anong ginawa mo ni Bartimaeus? Lalo na umili ka sa pinakasal ang tinig. Lalo siya sumigaw, Jesus, anak ni David, maawa kayo sa akin. Yung mga nagbubo ay tumuro naman kung sinabi ni Jesus na tawagin niyo siya. Ano sa akin yung mga nagbubo? Sa ang sabi niya doon sa kay Bartimaeus ay pinatatawag ko ng Panginoon. Laksan mo ang inyo. Tumayo pa. So, ito yung pangalawang grupo. Yung isang grupo, pinagpapawalan nila si Bartimaeus. Yung pangalawang grupo, pinalalapit nila kay Jesus. What kind of crowd
Kung minsan ang kalimutan natin, itanong sa ating sarili,
Baltasar,